kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa pinakasikat na alagad ng batas sa rehiyon ng Visayas. Sumikat ang kanyang pangalan dahil isa siya sa mga kinakakatakutan ng mga pusakal na kriminal noong dekada 90. Sino ba naman ang hindi matatakot sa mabilis at asintado pagdating sa baril? Talagang may kalalagyan ng mga kriminal kapag pipiliin itong makipagbakbakan. Siguradong may hahandusay na namang katawan at marami na namang negosyo ang mabubuhay dahil kikita na naman ang mga nagbebenta ng kabaong kape at tinapay. Siya, si SP01 Adonis Dumpit, umas kilala bilang crime buster ng Sugbo. Isa din siya sa naging haka-haka na nasa likod ng mga pangtutodas ng mga vigilante na nangyari noon sa siyudad ng Cebu. Ipinanganak noong May 30, 1963 sa Davao City at pangwalo sa 10 magkakapatid. Tubong La Union sa Ilocos ang angka ni Adonis. Ang kanyang lolo noon ay isang sundalo na nakapag-asawa sa Davao City nang ito'y madistino doon. Dahil sa pagkapilyo ni Adonis noong high school ay hindi nito nagawang makagraduate kasabay ng kanyang mga classmates sa Marinol High School. Fourth year na ito nang mag-drop out at nang sumunod na taon ay lumipat sa Bangaga Provincial High School kung saan ang kanyang tiyahin ang principal ng paaralan. Sa wakas ay nakapagtapos na rin si Adonis. Nang magkolehiyo si Adonis ay gusto sana ng kanyang ina na kumuha siya ng kursong nautical. Pero kahit masunuring anak si Adonis, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan niyang suwayin ang kagustuhan ng kanyang ina para mapagbigyan ang matagal na niyang pangarap na maging isang alagad ng batas. Malaki ang naging impluwensya ng kanyang lolo sa kanyang piniling trabaho dahil noon pa man ay madalas na ang dalawang maglaro ng baril-barilan. Halos araw-araw din niyang naririnig ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa kanyang mga karanasan noong ito'y nasa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sinubukan ni Adonis na sundan ang yapak ng kanyang lolo nang kanyang pasukin ng Philippine Military Academy. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya nakapasa sa height limit requirements. Dahil dito ay nag-enroll na lang siya sa Universidad ng Visayas at kumuha ng kursong Criminology. 1989, nang nakapasok na sa serbisyo si Adonis at una siyang nadistino sa Regional Mobile Force Battalion ng PNP ng ilang taon sa probinsya ng Bohol. Kaagad siyang nakitaan ng galing sa paghawak ng iba't ibang klase ng armas at unti-unti siyang sumikat dahil sa kanyang pagkaasintado. Mapapistola o rifle ang hawak ni Adonis ay kadalasang bullseye ang kanyang target kapag ito'y tinatamaan. Kung gaano kagaling sa barilan itong si Adonis ay ganun din siya kaseryoso pagdating sa kanyang trabaho. Pinersonal ni Adonis ang pagbuksa sa lahat ng klaseng kriminal. Walang takot niyang hinarap ang mga snatchers at holdoppers ng jeep. Ilang kilalang tulak at mga pinagkukuhanan nito ang kanyang itinumba sa bawat lehitimong operasyon nila. Kahit pa ang ilang mga kilalang tirador sa Cebu na dating mga pulis o militari ay hindi nakaligtas sa pagkaasintado ni Adonis Dumpit. 1998, inassign si Adonis Dumpit sa VIP security assignment sa mga kilalang politiko sa Cebu at dahil dito ay nakilala niya si Tomas Osmeña na kalaunan ay naging close-in bodyguard siya nito. Sa paglipas ng panahon ay lalong nagkaroon ng malalim na ugnayan ng dalawa. Ayon pa kay Tomas Osmeña, si SP01 Adonis Dumpit ang isa sa pinakamahusay na pulis na kanyang nakilala, mabait na tao at magandang makisama. Dagdag pa ni Osmeña na niminsan daw ay hindi si Adonis humingi ng kahit na anong pabor sa kanya, kaya't mas lalo itong napabilib sa pulis. 2001 election, nanalo bilang mayor sa Cebu City si Tomas Osmeña laban sa incumbent mayor na si Alvin Garcia. Sa panahong ito ay laganap ang kriminalidad sa syudad at maraming inosenteng buhay ang naging biktima ng mga kriminal. Dahil dito ay nagbuo si Osmeña ng isang elite forces na tinawag niyang Hunter Team.
isang grupo ng mga piling pulis ang pinili para maging miyembro ng Hunter Team. Ang misyon ay tugisin ang mga kriminal sa Cebu City at pinamunuan ito ni SPO1 Adonis Dumpit. Halos araw-araw ay nababasa sa mga pahayagan ang mga natodas ng mga kriminal na pinaniniwalaang kagagawa ng Hunter Team. Pero walang matibay na ebidensya para madiin sila. Naging epektibo ang pangyayaring ito dahil sa maraming masasamang elemento ang natakot at ang iba ay nilisan ang lugar. Umabot sa radar ng CHR ang pangyayari at kagaya ng inaasahan ay nagkaroon ng malawakang imbestigasyon. Ayon sa tala ng CHR, mayroong 77 posibleng kaso ng EJK simula 2001 hanggang 2003. Agad naman itong pinabulaanan ng mayor ng Cebu City na si Tomas Osmeña at iginiit na puro lehitimo ang nangyaring operasyon sa mga nasuring katawan ng mga natodas. 14 sa mga ito ay kagagawan ni Adonis Dumpit. Mula 2004 hanggang 2006 ay mas lalong umakyat ang bilang ng mga natodas na pinaniniwala ang mga kriminal, kung kaya't mas lalong uminit pa ang CHR sa mga kapulisan. Nakasilip sila ng butas sa kaso ni Ronron Go noong 2004. Si Ronron ay isang 17 anyos na snatcher na nadali ni Adonis Dumpit kahit raw na sumuko na ito sa kanya. Pero tinuluyan niya pa rin daw ito. Nalagay sa alanganin si Adonis Dumpit kung kaya't nagpas siya itong magtago. January 8, 2010, naglabas ng warrant of arrest ang RTC Branch 6 na nilagdaan ni Judge Esther Veloso. February 1, 2010, sumuko si Dumpit sa alagad ng batas at hinarap ang kanyang kaso. Nakulong siya sa Bagong Buhay Rehabilitation Center habang nililinis ang kanyang kasong murder. Ngunit, hindi nagtagal ay inilipat siya sa Leyte Regional Prison sa Abuyog, Southern Leyte. Habang nasa kulungan ay tila sumama ang loob ni Adonis sa pinagsisilbihan niyang organisasyon ng PNP dahil wala daw umano itong natanggap na kahit na anong legal assistance mula sa departamento. Tanging ang alkalde ng Cebu ang laging tumutulong sa kanya at hindi siya iniwan at pinabayaan sa gitna ng kanyang pinagdadaanan. August of 2016, ilang buwan matapos siyang makalaya ay kaagad siyang bumalik sa serbisyo. Kaagad siyang binigyan ng assignment sa Bohol bilang bahagi ng Provincial Public Safety Company ng Bohol Provincial Police Office. Pero hindi siya tumagal doon dahil noong October 21, 2016 ay inilipat ulit siya sa Cebu City. October of 2017, kinuha siya ni Osmeña at itinalaga bilang kapitan ng Barangay Ermita sa Cebu City para matulungan niyang mapuksa ang paglaganap muli ng ilegal na bisyo sa lugar. Matapos masuspindi ng 6 na buwan ang dating kapitan na si Felissimo Emo Cropinta dahil sa hindi ito nakipagtulungan sa PIDEA. Kalaunan ay napasama rin ang kapitang si Rupinta sa listahan ng mga natumba dahil sa isyu ng droga. June 4, 2018, muli na namang pinabalik ng Bohol si Adonis Dumpit. June 27, 2018, ayon sa spot report, nagsagawa ng drug bust ang NBI sa Bohol sa pangunguna ni Renan Oliva at Tagbilaran City Police laban kay Dumpit alas 8.20 ng umaga sa Purok 1 Daguhoy Road sa San Isidro District. Dito daw sa lugar na ito naganap ang bakbakan. Ayon sa mga pulis, nauna raw magpaputok si Dumpit sa mga operating team kaya ginantihan nila ito na nagresulta ng pagkatadtad ng katawan ni Adonis mula sa bala ng mga pulis. Sa lumabas na resulta ng medico-legal ng NBI Region 7 sa pangunguna ni Dr. Rebby Cam, sumatotal ay 20 bala ang tumama sa katawan ni Dumpit. Ayon pa kay Senior Superintendent Rimos Medina, Happy ng Regional Intelligence Division, na narecover nila kay Dumpit ang 15 pakete ng bato, kalibre 45 at 3 mga magazines nito. Ayon pa sa Direktor ng NBI Central Visayas na si Patricio Bernales, isang lehitimo daw ang ginawa nilang operasyon laban kay Dumpit dahil lumalabas daw sa kanilang investigasyon na si Adonis Dumpit ay isang high-value target at protector umano sa ilegal na bisyo.
ang mabuting reputasyon ni Dumpit ay nasira ng matoda siya sa isang by-bust operation dahil dito natapos ang makulay na buhay ng isa sa tinaguriang crime buster sa Sugbo. Maraming mga Cebuano ang hindi naniniwalang protektor si Dumpit o nagbebenta ng bato dahil noong mga panahong yon ay nakatira pa rin daw ito sa isang maliit at gawa sa amakan na bahay. Kwinestyon din ng ilan ang nangyari kay Dumpit at ang sinabi ng mga nakadali sa kanya na siya raw ang unang nagpaputok. Dahil kung totoo raw ito, ay imposibleng walang bumulagda sa mga pulis at NBI kung ano't ano pa man ang totoong nangyari. Tanging Panginoon lang siguro ang nakakaalam. Ikaw, naniniwala ka bang protektor at tulak si Adonis Dumpit? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.